Let's go to this week's artist. His love for dancing is unmatched, and he has passed on his passion to younger generations of dancers, giving birth to one of the most popular dance groups in the country. Let's put on our dancing shoes and get jiggy with our artist of the week, Miss Jo Abuda. Para sa akin, lahat ng bagay, pwede mong i-relate sa sayaw. I'm Jo Abuda. I'm a dancer, choreographer, graphic designer, writer, and yun. I started dancing since 4 years old. I've been dancing sa mga piyesta. Pinakauna kong sinayaw yung Pump Up the Jam. Bata pa lang ako, sumasali ako mga MC Hammer, soloist na yan. Tapos yung mama ko yung lagi nagpo-push sa akin na sumali, ganyan. Kasi stage mom yung mama ko. But my formal training started when I was in college sa UST Salingawi Dance Troupe. So I was trained in jazz, hip-hop, and cheer dancing, and folk dance. I was a full scholar in Steps Dance Studio. I was a full jazz scholar under James Laforteza, yun yung mga teachers ko. I'm an artist kasi I keep on asking kung ano pa yung pwedeng gawin. Ano pa yung pwedeng i-explore? Ano pa yung mga bagay na pwedeng sagutin through my art, through dance, through the things na mga bagay na nasusulat ko, mga bagay na nalilikha ako. For me, there are 3 things. Para masabi siyang sayaw. Una, kailangan light, syempre. Kailangan makita mo yung isang bagay. Sound, kasi yun yung paglapat ng galaw sa bawat tunog. Pero hindi lahat ng bagay na may gumagalaw at may tunog, pwede mo i-consider na sayaw. Yun yung pangatlong elemento, yun yung soul. Kasi dun mapasok yung storytelling . Dapat ang isang bagay na gumagalaw, na may tunog, dapat meron siyang kwentong dala. So yun yung soul, yun yung emosyon na dinadala ng bawat movement. And by that time, doon lang nagiging sayaw ang isang bagay na gumagalaw sa aliw ng isang tunog. Dancing is not, it's not a day job. It's not, wala siyang time in, time out. Hindi ko ma-imagine yung araw na hindi ako sasayaw. Once you commit to dancing, you will always be a dancer. And that's how I feel. Until the day, until my last breath, this dancing has changed my life. It's unexplainable, the power to inspire people. Adlib started in 2008. I co-founded it with friends from UST. It's very hard, especially kasi for cheerleading, everything is choreographed. Meron niyang kami tinatawag na 1-8 to travel . Okay, go to this blocking, 1-8. That's the only time we can express ourselves, na parang, okay, yeah, ito yung ad-lib ko. Lagi it's a joke for us among dancers. Ang galing umad-lib, no? So, balang araw, let's make a group and let's call it ad-lib. So, in 2008, I had the courage to start my own group. Because I want to break free. Because I'm very openly gay. I wanted to prove to people that I can do hip-hop. I wanted to represent LGBT, that we can do hip-hop. So, through the help of my straight friends, we started Adlib. December 2012, we joined World Supremacy Battlegrounds in Sydney, Australia. We placed 10th among 24 different dance crews around the world. Just this year, we competed in
World Hip Hop, Hip Hop International in Las Vegas, USA. We placed 28 out of 60 or 70 dance crews all over the world. Masaya. Masaya kami na dance crew. Marami ako inspirasyon sa pagsasayaw. Una na dyan, syempre, yung cliche itong sagot eh, pero yung mamatata ko. Pinaka hindi ko makakalimutan yung moment na last year, concert namin. Sumasayaw ako na. Lagi naman nandoon yung mama ko nanonood eh. Pero yun kasi yung huling beses na napanood niya ako na concert ng Adlib na live. Inspiration ko din sa pagsasayaw, yung lahat ng tao umaapi sa akin. Sabi nila, ano, huwag kang mag-keep ng grudge. Pero ako, inaano kayo sa mga estudyante ko, when every time you dance, don't ever forget yung mga taong nagsabi sa'yo, you can't do it. Feeling ko naman, as long as something pushes you for good, whether it's good or bad, keep it. Kasi as long as it pushes you forward. Third, my students, they inspired me to be better. Masarap din kasi na nakita mo sila from the start na wala lang. Tapos habang gumagaling sila ng gumagaling, yun yung nagpapa-inspire sa akin as a choreographer and teacher naman. We are performers. So every chance to perform, you have to do it 100%. Why am I doing this to myself? Kasi that's the part of your character eh. Take that character. Yun, alagaan mo siya hanggang matapos. Ayoko siya yung parang cut. Okay. Okay. Do it like a brother, do it like a dude. Ang goal ko, iangat yun eh. Ituro sa mga, hindi lang sa mga mananayo, pati sa audience na ito yung dancing. Hindi kami yung nasa likod, tas gumaganong kami para pagandahin yung artista. Hindi ganun eh. Trabaho namin to create a piece para matouch yung tao. Ang sarap sumayaw eh. Sa mga gustong sumayaw, nangangarap sumayaw, importante yung ano eh, kailangan mong maniwala sa sarili mo na kaya mo siyang gawin. Ang isang parte ng katawan, pag hindi mo yan ma-stretch, matigas yan eh. I can't stretch this part. Itong chest mo, why? Ask yourself, what's stopping you emotionally? Everything that's physical is connected emotionally. So if you, sabi mo sa sarili mo na, I can't do this, you cannot do it. So always, kailangan be the number one fan of yourself. I don't think I am the best dancer. Daming mas bata, daming mas magaling. I don't think I am the best choreographer. But whenever I'm about to perform and whenever I'm about to choreograph, I am the best in the Philippines. Para sa akin. We can do it like the man.